rin sa Diyos. Ngayon tayo po ay patuloy na mag-aaral po ng salita ng ating Panginoon. Amen. So yan, humana po tayo ng upuan na kung saan ay magiging komportable po yung ating pagsamba, yung ating pong pakikinig ng salita ng ating Panginoon. So sa umaga po ito, aralan po natin ay speaks about humility. Yan, no? Yung sabi nga po ay sa wikang Tagalog ay pagpapahong baba. No? So sa umaga po ito, buksan po natin ang ating Bible. Amen. So tayo po ay may mga Bible. Ay dito po sa aklat po ng Ephesians chapter 4. Yan. Ephesians chapter 4 verse 2. Ano po ang sinasabi po rito ng ating Panginoon sa patungkol po sa pagpapakumbaba? Sabi nga po dito ng Panginoon sa ni Pablo sa aklat po ng Ephesians chapter 4 verse 2, "Be humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love." Yan, sabi nga po din kayo maging mapagpakumbaba, mahinahon, matyaga, at mapayapa kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. So, inaaral po dito yung tinatawag na pagpapakumbaba, no? Sabi nga po ng James chapter 4 o Santiago chapter 4, verse 10, "Humble yourself before the Lord and He will lift up to you." No? Pagpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. So, sige, sandali tayo muna po. Yung po tayo po ay manalangin. Panginoon, sa oras na ito, thank you Lord sa magandang ito, sa araw na ito. Natuloy nga na napakabuti mo po sa aming buhay. Narito kami upang po ipulihin, kakilalain, sambahin sa buhay po na namin ito. Thank you Lord sa iyong minsahe, Panginoon. Sa mga kapahayagan, it speaks about being humble, Panginoon. Lord, haya, Panginoon, turuan mo kami, gabayan mo kami, paunawa po sa amin, ano bang, kapagbabaan, Panginoon, ang nais mo sa buhay po namin, sa kalagitan namin, o sa makikinig, o God, Lord, ikaw po, patuloy na mauna. Haya po, Panginoon, na pagbibukas po ang aming puso, ang aming isipan, ang aming spiritual na buhay sa iyong mga salita, sa araw na ito. At Lord, hindi po lang ito basta marinig, kundi ito, Panginoon, ay sa pamuhay at magawa po namin sa tulong po po. Okay. Salamat po, ako na yung magkisalita ay, Lord, ay nagumang po ako, gamitin mo lang po, Panginoon. Ito ang mahayan, ito ang matatira, ito ang maluwalhati sa araw na ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So, pansinin po natin dito yung tinutukod po dito ng Panginoon sa Ephesians chapter 4 verse, sabi nga po, "Be humble and gentle and be patient, bearing with love one another." So, dito sabi nga po dito yung humble, yung pagpapakumbaba ng Panginoon. So, sabi nga po sa James chapter 4 verse 20, "Humble yourself before the Lord and He will lift up to you." No? At siya po daw yung ang Panginoon ang magtataas sa inyo. Di ba sabi ng Panginoon, ang nagpapakumbaba ay itinataas. At ang itinataas, ang nagpapakataas ay ibinababa ng Panginoon. So, sa ating buhay, as a believer, as a Christian, ito po yung nais ng Panginoon sa buhay po natin. Naalala ko nga yung minsan ay sinangkol ng Panginoon doon po sa tinatawag na yung kamedyo. No? Nabasa po ba natin yun? Sabi nga po sa book ng dyan na sabi ng Panginoon na mas madali pa makapasok sa butas ng ang kamelyo sa butas ng karayo kaysa napakayaman kaysa mayaman. No? Ba't kaya dito inano po dito ng Panginoon yung tinatawag na kamelyo? No, yung camel, no? Na mas madali pa makapasok sa butas ng karayo. So, kasi sabi nga po, alam naman natin, ang camel ay siya po yung tinatawag na ginagawa po na para pang ng before naman Israelites, ito po yung tinatawag na transportation ng mga Israelites.
No, nung panahon po nila. No, at ito pong kamelyo ay sabi nga po ay yun po yung maganda. Na sabi nga po ay marunong po siyang magpakababa. Marunong siyang bumaba, no, yumuko sa kanyang sarili. So sa atin dito, sabi nga po yung be humble and gentle, sabi nga po yung humble yourself before the Lord. Na tinutukoy po ito na magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon. So sa atin, sabi nga po doon, kung gusto po na tayo po ay itaas o i-lift up ng Panginoon sa buhay po natin. Sabi nga po, meaning is, sabi nga po ng meaning ng humility is supremely prized in the eyes of God. No. Yung ito rin yung tinatawag na gustong-gusto ng Panginoon. No. No. Na makita sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi ng Proverbs chapter 22 verse 4, humility and fear of the Lord leads to riches, honor and long life. Ano po yung sabi doon ng Proverbs chapter 22 verse 4? Humility and fear of the Lord lead to riches, honor and long life. So, makita po natin dito yung pwedeng ipunga. Na pag tayo po daw ay mayroon po tinatawag na pagpapakumbaba, sabi nga po ang paggalang sa Panginoon at pagpapakumbaba ay nagdudulot sa iyo ng mahabang buhay, kayamanan at karangalan. Yung sabihin yung tinatawag na long life sa buhay po natin ito. No, kaya sa atin, sabi nga po, ano ba yung tinatawag na kalabak po ng tinatawag na humility? Sa personal death ng tao, sa personal po natin, ano ba yung pinakasabi nga po, minsan ang best na kalabang po natin ay ating sabi. But, sabi nga po, yung best na kalabang po ng yun ng humility ay ano, yung pride. Di ba? Well, minsan, yung po yung dapat po natin banggain sa buhay po natin ng ito, na kailangan po yung pride ay kawala po sa atin. Yung pagmamataas. No? Di ba? Di ba siya, paano nga ba sinasabi? Aba, no, siya yung nagkamali eh, di siya yung dumapi. Di ba? Minsan, tayo po, kahit tayo ng katao, gano'n. No, siya yung mga may kailangan, siya yung pumunta rito. Di ba? May mga gano'n pong instances yung buhay po natin. No, na minsan, masyado po natin itaas po yung ating pong ating natawag standard of level po ng ating pride. But sabi ang tinuturo po dito ng ang gusto po dito ng Panginoon, sabi nga po pag masyado po natin itinataas po yung standard ng pride po natin, pa ikaw ang nagkamali, ikaw ang may kasalanan, di ba? Sabi mo mga ganun eh, ikaw ang may kasalanan, ikaw ang may kailangan, ikaw ang pumunta din eh, ikaw ang lumapit dito, di ba? But sa atin na tayo na pinagharian at tinuturuan ang tinubog ng Panginoon. Sabi nga po ng Panginoon, abutin ninyo. Be humble, magpakababa kayo. Kung ang nilalang dito ni Pablo sa mga Ephesians chapter 4, ay pagbinasa po natin, ay magpunawaan kayo bilang magkakapatid sa Panginoon. Sabi nga kaya na doon, with love one another. Kaya doon, inaaral po dito yung tinuturo po rin yung pagpapangbaba, yung pag-ibig din, yung pag-ibig na ibinibigay ng Panginoon. Pag-ibig na ipinakita, pag-ibig na ipinadama, at yung pag-ibig natin bilang pagkakapatid sa Panginoon. Kaya kailangan, tinatawag na yung pride, yung kalaban ng humility, ay yung pride, ay kailangan sabi na po, ay sinuturo po yan, binabanggayan, winawala yan. Di ba? Unti-unti natin dapat dinatanggal kung anumang pride ang meron po sa atin at tayo po ay pupuntagang magpangubaba. Bakit? Sabi nga po dito, no, pansinin po natin, ano ba yung tinatawag na, di ba? Kaya nga dito, sinabi ng Panginoon sa Proverbs chapter 3, verse 5. Ano pa ang sabi po din ng Panginoon? Tingnan niyo po, no? Kasi minsan, pag doon tayo ay may pride, minsan tiwala tayo sa ating sarili. Kaya po to, di ba? Pagpataas yung standard ng ating pride, ay sabi po, para bang, minsan, yung ano po natin, ay sa sarili po natin. Tiwala na tayo sa sarili.
But sabi po dito ng Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not your own. No, not your own. Sabi nga po, not your own understanding. Ibig sabihin, ano, hindi yung sa sarili mong kakayanan. Ito yung tinutukoy ng Panginoon eh. No, kaya nga doon, huwag yung manganangan sa sariling hindi ikaw. Kasi nga, pag tayo, pag tinaasan po natin yung standard ng pride po natin, talagang lahat pwede natin pasubuhin. Kaya hindi, para bang sa madansilita, minsan lalabas yung tinatawag na katarayan mo. Yung hindi, di ba? Alam naman natin yung mga strong words pag ang tao ay mayroong pride. Hindi, siya yung nangailangan, siya ang lumapit, siya ang nagkamali, siya ang, di ba? Siya ang humingi ng sorry. Tama po ba? Tama po ba? But, ang ano natin dito, tayo po ay nasa Panginoon. Inuulit ko, tayo po ay nasa Panginoon. Kaya dito, itinuturo ng Panginoon, itinuturo ng Diyos, sa buhay po natin ito yung be humble. Parang isang tinatabi ka ng Lord, oy, anak, kapatid, di ba? Bababaan mo naman yung pride mo. Abutin mo siya. Magpakababa siya. Kung siya'y nagkakamali, abutin mo. Di ba? Kung siya'y nagkamali, unawain mo. Mismo, hindi yung antay mo na siya yung lumapit. Pero, parang pag talaga pa niya, hindi siya pwede lumapit. Kaya itong humility na gusto ng Panginoon, sabi nga po, sa Proverbs chapter 22, verse 4, humility and fear the Lord. Kailangan sabi nga po, di ba? Pagmataas ang pride, marami sa pagmataas ang pride ang ano, walang takot sa Diyos. Niniwala ba kayo? Di ba tingnan niyo yung mayayaman? Kaya kahit ang Panginoon nagsabi, napakahirap makapasok sa kalayaan ng langit ang mayaman. Di ba may nagtanong sa Panginoon yung lalaking mayaman? Panginoon, ano po ba ang pwede kong gawin para ako'y makapasok sa iyong kaharian? Ang usapan dito, yung kingdom, nung kausap ng Panginoon yung dalagang mayaman. Yung kingdom, yung speaks about kingdom, kung paano siya makakapasok sa kaharian ng langit. But sabi ng Panginoon, no, yung iyong kayamanan na ipamahagi mo, di ba? Sabi niya, ipamahagi mo sa mga duka, sabi ng lalaking mayaman, di ba? Nagawa ko na po yan. So, ano po ang dapat kong gawin para ako makapasok sa alam? Sabi niya, ipagbili mo ang iyong ari-arian at sumunod ka sa akin. Di ba? Ganon po yung sabi ng Panginoon sa mayaman. Ngayon, dahil hindi kaya ng mayaman, natuwa ba ang mayaman? Nalungkot? Nalungkot yung mayaman. Bakit? Kasi hindi niya kaya ibaba yung kanyang sarili sa Panginoon. Kaya dito, doon pumasok sabi ng Panginoon na mas madali pang makapasok ang kamelyo sa butas ng karayo kaysa sa mayaman. Kaya sa buhay po natin ito, mas gusto ng Panginoon na sa buhay po natin ito na tayo po rin ay sabi na anuman ang narating natin, anuman ang naaabot po natin, anuman po yung meron po tayo sa buhay po natin ito, sabi ng Panginoon, be humble. Amen po ba? No. Na dapat hindi po yung ating buhay, sabi nga po doon ng Proverbs is not on your own. Hindi yung iyong sariling kalakas sa iyong dulo. Di ba? Not your own understanding. Bakit? Sabi nga doon, yung tiwala sa Panginoon, kundi sa Panginoon. Naalala po nga yung sabi ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 8 o Deuteronomy chapter 11 verse 8. Sabi ng Panginoon, kung ikaw ay nananagara na, marami ka ng kayamanan, nakatira ka na sa mga garantaan, marami ka ng tupa at hayop. Sabi ng Panginoon sa Deuteronomy, huwag na huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na si Yahweh ang nagpalayo. Na si Yahweh ang nagbigay sa inyo. Sila si Yahweh ang nagpatagoy po sa'yo. Sabi ng Panginoon sa Deuteronomy, ibig sabihin, yung kung ano man yung natama sa mo,
kung ang kininatal sa lakas mo, dunong mo, o kapangyarihan mo. Kundi sabi nga po, yung lahat ng yan, sabi niya, sabi niya, ang lahat ng yan ay nanggaling sa Panginoon. Kaya sa arte, kung tayo po iharap sa Panginoon, talagang wala tayong pwedeng ipagmalapit sa Diyos. Wala tayong pwedeng ipagmalapit. Bakit? Sabi nga, kung tayo magmamalaki, sino dapat ipagmalaki natin? Ang Lord. Amen po ba? Siya lamang ang dapat natin ipagmalaki sa buhay po natin. Ito bakit sabi nga, sa tulong ng Panginoon, yung lahat ng bagay sa buhay natin. Ito. Nakita po natin, yan po yung gusto ng Panginoon. Sabi nga po, makapagpapatay. So sabi nga ng Panginoon, paano kaya pumasok paano kaya pumasok yung kamelyo? Kung isipin natin, ba't gayong gusto po yung ginawang frustration o halimbawa ng Panginoon? Bakit? Kasi yung kamelyo marunong lumuhod. Di ba? Yun ang isang nakikita ko. Kasi ay marunong lumuhod. Marunong siyang magpagumbaba. At sa atin, sa buhay po natin ito, sabi nga po, yung humility. Tinawid natin kanina, Lord. Ano ba yung unang natin kanina yung huli? Yung sa gitna ng bagyo, sa gitna ng suliranin at bagyo. Di ba? Yung buhay po natin ito, alam ng Lord na sabi nga po, meron tayong mga bagay na suliranin. Alam ng Panginoon na tayo po may mga bagay na kabigatan. Alam ng Lord na tayo po may mga dalahin sa buhay po natin ito. Alam ng Panginoon. Kasi nga siya po ay all-knowing God. Siya po yung Diyos na nakakaalam, nakakabatid ng sitwasyon at kalagayan ng ating buhay na ito. Di ba? Sabi po nga, Lord, ikaw po ang nakakaalam. Ako nakatutuwa sa Panginoon. Kasi, alam niyo po, meron pong pinagpilitin sa akin 5 kilong bigas. Ngayon, sabi ko, bigas pa naman tayo, ano na lang yan, ibibigay ko na lang yan sa iba. Sabi ko sa Panginoon, sabi ko sa Panginoon, Lord, pinapakita sa akin ng Panginoon, huwag mo na bigyan yung lagi mong binibigyan, bigyan mo yan sa iba. Sabi ko kay Alin, nandiyan naman yung sinangihingi ng bigas. Huwag mo yan dyan ibigay. Sabi ko sa kanya, bakit? Sabi niya sa akin, bakit? Kasi pagkabigay ko, kung nakasalubong ko sa ilang araw nakasalubong ko, hindi na ako pinapansin eh. Sabi ko, ibigay natin dun sa karapat dapat bigyan. Para may iba naman. Isang umaga, meron po dun sa kanto namin. Meron po nanay na siya na, ayun na, lumulog lang ng plastic, bote. So alam ko naman, kaya yung ginagawa ng nanay na yun, ay para may pambili ng pagkain nila. Kasi nanay eh. Sabi ko, ate, sandali po. Sabi niya, ano yun, huwag na alis. Inuha ko yung isang bag na nasa bag na mismo. Na 5 kilo po yung bigas. Pinigo, ito po yun sa'yo. Sa inyo na po yan. Nakita ko natuwa yung babae, natuwa siya. Sino ko niya ako? Imigay ng bigas. So, ngayon, di ba, ginawa ko, punta doon sa likod, bumalik, nakita ko, sabi ko, sige, paala na po kayo. Sabi niya, thank you, kuya. Sabi niya, ganun sa akin. Pansin niyo po natin, sabi nga po, misan hindi ko na lang, hindi ko na yun. But, alam niyo po yung kabutihan ng Panginoon, biglang pagdating ni ate Alin mo, o sabi ng ate mo, o ano yun, may bigas ka raw doon. Sabi ko, paano nalaman ng ate ko na ako nagbigay ng bigas doon sa nangangalakal? Pinasabatan ko siya. Bigla daw, sabi ko, ano sabi? May bigas ka daw doon, kunin mo. Kino mo? Nagbigay ako ng 5 kilong bigas, pero hindi ko naman kirahan yung mga ate ko. Sabi niya, bigla lang, ay may bigas ka raw doon, pinadala namin. Kunin mo na lang doon sila. Yung po yung bigas, bagong ani, kahit patanga. So, isatihin, pag ikaw ay yung ibang binabawin sarili mo na humarap ka dun sa nangangalakal,
ginawaan mo ng kabutihan. Pero mo, after 2 days, sabi niya, pumunta ka ng ano, meron pa daw bigas. So, ngayon, sabi ko nga eh, paano ba yun? Nangyayala ko yung sarili ko. Pinuntahan ko kahapon. Pinuntahan ko, eh, minuto ko. Tama nga sila sa atin ko, pamukumusta kami ko. Tapos sabi ko sa atin ko, oh, nasan daw yung bigas ko? Galing Patangas. Sabi niya nandiyan, kala ko, hindi mo na kukunin eh. Pamibigay ko na rin sa atin. Sabi ko, dadami yan pag hindi ko kinuha. Aka na, kinuha ko. So, pili mo, yung bigas na binigay ko na 5 kilo, na doble. Bago pa, bagong 6 pa. Bigay pa gano'n, 1 kilo ko yan to. Siguro mga 10 kilo yan. Di ba? Di mo yung kabutihan ng Panginoon. Sabi ko, uwi ka na ba? Sabi sa akin ng ate ko. Sabi ko, oo. Sinamahan pa niya ng 1 kilo bako. Yan, ilagay mo dyan. Sabi ko, parang ko si Jonson pa. No, yung parang, sabi ko nga, minsan, magtanim ka lang ng sabi nga yung kabutihan, sabi ko nga sa Panginoon, ayaw ko dun sa lagi kong binibigay. Mga iba naman, doon ko binigay doon sa lagi, upaing nangangalakan. Sabi, pag ginawa mo yun ng buong puso, hindi nga alam ni Halin niya, binigay ko na yung bigas, sinahanap pa nga niya ng umagay. Kasi yung bigas mo dyan ng 5 kilo, ah, wala na. Binamigay ko na, hihinig pa ko ng Lord, at bigay ko rin sa kanya, hindi binigay ko. Pero, pansinin po natin, di ba? Pansinin po natin yung ano ng Lord. Di ba, yung kabutihan ng Panginoon na ang Lord ay may sagot agad sa bawat ginagawa po natin. Kaya minsan hindi po natin napapansin yung kabutihan ng Panginoon. Na pag tayo po ay gumawa, sabi nga po, binaba, naging humble po natin, nagkaroon po tayo ng humility, ang Lord ang magbabalik niyan. Ang Lord ang magsusukli niyan sa buhay natin na ito. Ilan po ba? Parang po kanina natin ang ating Panginoon. Pwede ko natin palapag natin. Diba? Sa kabutihan niya, sa buhay po natin ito. Bino mo yung luma mong bigas, dinoble ng Lord, benang pa. Diba? Bagong anip pa. Diba? Diba? Pag bagong anip, masarap kainin. Masarap. Diba? Alam naman natin. Yun yung gusto ng Panginoon sa buhay po natin ito. Kaya nga sabi doon, be humble and gentle and patient, bearing with love one another. So, pinakita ko lang yung ginawa ko lang yung sabi nga po, ito nga nung susi talaga ng Lord eh. So, sabi nga, tayo nga namin yung pinag-usapan ko. Hindi pwede na kumain ka sa Jollibee na sa Maglo ko magbabayad. Pwede ba yun? Sino nakagawa ng ay, dyan yung G-Cas mo. Ay, umorder po ako ng Maglo. Oh, ano? Dyan po magbabayad sa inyo. Ganun bang ganun? G-Cas ko na lang. Ganun bang ganun? Wala. Di ba? Ganun wala. O may baka mayroon nakagawa na dito? Ha? Wala. So, ganun din sa atin. Pag tayo ay nagpakumbaba sa Lord ang gagawa para sa atin. Ang Lord ang kikilos para tayo po ay pagpalaki. Ang Lord ang gagawa ng sabi nga po, sabi nga po, yung sabi nga minsan, pag tayo po ay nagbigay, huwag ka maging expect na babalik agad. Pero sabi nga po, nasawa po eh. Hindi pa sa akin ipinadaan ng ate ko doon sa account pa niya. Uy, may bigas ka raw doon. Huwag sino may sabi, si ate mo. Diba? Tinan mo? Kaya sabi ko, hindi ko in-explain na papadala pa sila. But, sabi ko nga, yung doon ko naaalala, nagbigay nga pala po ng 5 kilo bigas doon sa babae na nangangalakan. Yun ang naisip ko, Lord, ikaw na to. Dinoble mo ka agad. Nawalan ba ako ng bigas o nagkameron? Ha? Nagkameron pa, nadoble pa nga eh. Hindi lang bumalik, dumoble pa. May pang-ulam pa na 1 kilo. Di ba? Pork chop. Nahiwa-hiwa. So, sa atin, paano nga para natin sinasabi dito ng Lord na humility and fear the Lord leads to riches, honor, and long life. It's a Proverbs
chapter 22. No, yung pagkababa, sabi nga po sa people, yung sa mga po natin yung may takot sa Diyos, yung fear the Lord. And sabi nga po doon, in honor and long life. Siyempre, di ba? Pag ikaw ay salbay, tatagal ba ang buhay mo? Pag makataas ng pride mo, tatagal ba ang buhay mo? Hindi. Madali kang mapatay. Pero sabi nga po, pag ikaw ay mayroon pagkababa, sabi nga po doon, yung long life. Sabi nga, yung hahaba ang buhay. So, ngayon, sabi ko nga, ano ba yung biblical basis natin na pwede nating stand, speaks about humility. Ito yung ano, ito yung dapat po nating matutunan. No? Siyempre, dapat natin matutunan yung ano ba yung nangyari, ano ba yung sinasabi ng Bible, ano ba yung sinasabi ng Panginoon, ano ba yung tinuturo ng Panginoon dito sa Word of God. Ano ba yung pwede kong maging basis sa speaks about humility. Kailangan meron tayo yung learning natin, kailangan meron tayo matutulungan. Di ba? Ngayon, naalala ko, yung buhay po ni, ano, nung, sabi ko nga, nung mga, nung tutulog, yung past na yung buhay natin, mga nakaraan, hindi ko lang yung buhay natin, yung buhay po ni Hikaya. Di ba? Nung that time na si Hikaya sa Chronicle, ay, sabi nga po, ay dumating sa punta na siya po, ay nagkaroon natin ang illness. Malalagutan na po siya ng hininga. But anong ginawa po niya? Nag-humble himself to the Lord. Nagpakumbaba siya sa Panginoon. Hinanap niya ang Panginoon. Para bang pwede sabihin natin dahil si mamatay na, ganoon siya, lumungod siya sa harapan ng Panginoon. Ibinaba niya yung kanyang sarili sa Panginoon. At anong ginawa niya? Lord, nag-lipod po ako sa iyo. Gumawa po ako ng karapat dapat sa iyo. Natakot po kong gumawa ng hindi maganda sa iyo, sa harapan mo. O ano yung long life na sinasabi ng Panginoon dito? Yung mahabang buhay, sabi ng Panginoon sa answer prayer. Dahil nagkaroon siya ng humility sa Panginoon. Nagkaroon siya ng humbleness sa harapan ng Lord. Sabi ng Lord, anong answer prayer sa kanya? Okay, from now on, I add ng 15 years ang iyong buhay. Bakit? Kaya nga, be humble yourself before the Lord. Ito po yung karapat-dapat at gusto ng Panginoon sa atin, sabi ng James. Humble yourself before the Lord and He will lift up. Dito, itinaas ng Lord, itinagdag ng Lord yung edad ni kasi kaya? Sabi ko nga, oo nga, Panginoon, ito rin pala yung isang pwede si Pedro. Yung sick the Lord. And two, yung kay Joseph. Pero mo, grabe yung kay Joseph na dreamer kung paano niya ibinaba yung kanyang sarili. Paano niya ibinaba yung kanyang sarili, di ba? Well, dapat kung mataas ang pride ni Joseph, boy, mga kapatid ko, ano, mga patay ko ito, ngayon nalapit natin kayo sa akin. Hindi niyo ba alam, di ba? Pwede sabihin ni Joseph, ano, bakit kayo narito sa Egypto? Ano, wala na kayo makain doon? Pwedeng kung mataas ang pride, isang kasi siya ngayon, di ba, naging tagapanguna ng paraon, hawak niya yung lahat ng ano, kaya mga at siya yung kumukontrol ng mga pagkain. Oy, ako yung nahihari ngayon. Ano niyo ba yung ginawa niyo sa akin? Ibinitin niyo ako, nakatanda ako yun. Nilubog niyo ako sa balon, nadidinig na naalala ko yun. Ibinenta niyo ako, pinagtawanan niyo ako, pinagplanuhan niyo ako, naalala ko yun. But yung pride ni Joseph the Dreamer ay hindi niya pinagana. Ano pinagana ni Joseph? Yung humbleness. Ano sabi ni Joseph? Ano sabi ni Joseph? Hoy, iiyak-iyak kayo dyan. Ano sabi ni Joseph? Yung mga ginawa niyo sa akin, ano, sabi doon, hindi ko na kayo parurusahan. Limutin niyo na yon, sabi ni Joseph. Yung lahat ng ginawa niyo sa akin, limutin niyo na yon. Ano sabi niya? Ang Lord, no, ang nagdala sa akin dito. Ang Lord ang may plan sa akin dito.
Sinasabi ni Diyos, sige, umuwi na kayo. Tawagin niyo ang aking ama at ang ating bunsong kapatid. Diyan kayo titira sa lugar na yan, sa malapit na yan. At diyan po yung susuprayan ng pagkain. Biro mo. Pero kung sa iba kayo, siya yung mayaman. Ang sabi, hoy, ano? Andito kayo ngayon? Pwede sabi, kumataas ang pride ni Joseph, mamatay kayo sa luto. But, Joseph, hindi nang bago yung kanyang sarili sa kanyang pagkain. Bakit? Kasi, tinuruan din sila ng Lord. Ito paano? Maging mapagpapababa sa harapan ng parao. Hindi po ba? Kaya doon, mas higit na ibinilis ng Lord si Joseph, kasi higit na siyang pinagpala ng Panginoon bakit? Dahil sa pagpapababa ang ginawa niya sa harapan ng kanyang mga kapatid. Sa harapan ng kanyang mga kapatid. Ganun kabuti ang Panginoon. Sino pa? Sabi ko nga Lord, sino pa? Di ba si Jehoshaphat? Yung takot po natin na nakaraan ng Diyos. But Jehoshaphat, sabi nga ko, yung pater, no, ang dami sabi niya, sinugod ako ng tatlong angkan, napakarami nila. But si Joseph, si Jehoshaphat, ay siya po inatakot, siya po inagkaroon ng pangamba, dahil pwede silang magapi ng mga Moabites, di ba, ng mga Ammonites. But ano ginawa ni Jehoshaphat? Sabi nga po doon, his face set his face to seek the Lord. Ginawa niya. Hindi niya tinignan yung tatlong grupo na susubok sa kanila. Ano tinignan ni Jehoshaphat? Sabi niya, halika yun. Yung grupo niya, sabi niya, halika yun. Ang nagawin po natin, yung Jehoshaphat, mananalangin tayo. Magpe-pray tayo. Diba? Habang sila nagpe-pray at tumawag sila na mga mang-aawit, pinapunta sa unahan yung mang-aawit at habang sila nagpe-pray, ang nangyari ko sa kanilang kalabas. Kasi, nagkaroon sila ng humbleness sa doon. Lumuhod sila, they cry, nagpakababa sila sa Panginoon. Anong ginawa ng Panginoon sa kanilang kaaway? Sabi nga po doon, diba? At sila ang naglaban-laban at sila'y pinagpagumpay. So, sa ating buhay, si Jesus, di ba? Nung siya po ay nalimusta na, dinakit na, di ba? Nung siya po ay pinagtatawanan na, inaalimura na, anong ginawa ni Jesus? Seek the Lord. Lagi siya tumatawag sa Abba Father. Sa Diyos Ama. Binababa niyo ang kanyang sarili. Di ba? Lord, wala po ko. Your will be done, not my will. Your will be done, not my will. But sabi ng Panginoon. Di ba? Sabi ng Panginoon. Anong gawa kay Jesus? Pinagtatupan siya. He died, but after 3 days, he rose. Siya ay muling nabuhay. Siya ay muling niangat ng Panginoon. Siya ay muling dinala sa langit. Siya ay muling itinaas ng Panginoon. Kaya ngayon siya ay nasa kanan ng luklukan ng Lord. Diba? Kaya sabi ng Panginoon, yung lahat na nagpapakababa, itataas niya. Na tayo, kasi nasa lipo rito, itinuturo po dito ni Apostle Pablo sa Ephesians, dito po kay Santiago, sabi nga po, be humble and gentle and be patient, bearing with love one another, sabi ng Jesus, humble yourself before the Lord, and may He will up to you. Sabi ng Proverbs chapter 22, verse 4, humility and fear the Lord, leads to riches in honor and long life. And sabi ng Proverbs chapter 3, verse 5, trust in the Lord with all your heart, and lean at your own understanding. Huwag tayo manana sa sarili natin. Ano? Parang mo? Huwag din sabi doon. Magpakababa tayo at itaas natin ang ating mga sa Diyos. Sabi nga ng Panginoon, kung tayo ay magmamalaki ang Diyos, ang dapat natin magpapalaki.
Hindi po ba? Masasabi mo, kahit yung dayabang ang Diyos ang dapat mo natin yung pagyabang. Amen po ba? Yan po yung gusto ng Panginoon. Magpakababa tayo. Magpulawaan tayo. Magmahalan po tayo. Sa amen. Amen. Kaya dapat sabi ng Diyos ng Panginoon. Yung pinababa po natin. Ang ating standard. At datas po natin ang ating Panginoon. Sa buhay po. Yung standard, alam naman natin lahat tao tayo by pride. Masabi ng Lord. Kailangan si baba natin. Di ba? Hindi pwede, ay ako pastor dito, hindi niyo ako pwede pangwalisin. Hindi. Di ba? Ako pastor dito, huwag niyo pagtapunin ang pasura niyo. Hindi. Di ba? Kailangan sabi na ako, kung hindi ako magdiyan mo sila doon, kung yan ako parang alam ako. Malalo nga kahapon, yung mga nasasabog na pasura. Kaya pa alam ko ito, nagtuturo. Brad, kilala po ba ako? Oo. Oh, ikaw si pastor. Wala naman ko pala kailangan ko nagbili na kilala. Bakit? Bakit mas tumami ko pa? Kasi yung pasura ko doon, tatuloy ko na, hindi pinukuha. O ano man, ano? Dadalhin ko dito, pwede ba dito ko isarap? Sabi nung magkapatid, sige pastor, dalhin mo dito. Susunugin na lang namin. Sabi ko ba sa yun eh, paano hindi masusunog? Hindi. Basta ikakalag ko yan dyan. Ako na yung bahala. Dalhin ko lang dito. Kung nung dinadala ko, apat na sapo. Nung nakakadalawang sapo na ako, ang bigat pala. Hinihingal na ako. Kasi pastor, wala ka bang kasama? Sabi, wala po ba eh. Nawala yung kalalakihan dun eh. Ikaw ba yung nag-aaral? Sabi ko, kailangan ko itong gawin. Sabi ko sa akin, kuya. Pagkatatalas ko sa lugar na ito, nandun kami sa gitna ng buhay. Nung nakita niya ko hiningal, napaupo ako, o oh, pastor, anong gusto mo? Ang nakakatuwa niya. Para po, kailangan ibaba natin natin sa lugar. Ang sabi niya, ang ginawa niya, anong ginawa niya? Ito, wala po ibang maibibigay sa iyo, ng cover siya. Ang ano ko nito, yung kapinanggam na black coffee, yung parang ginagawa yung steak, yung escape, ganun yung kanyang coffee. Sabi ko, parang hiya-hiya ako yan, pastor, ito lang yung akin ano. Eh, kasi nga bukit, tapos nasa termo yung tubig. Sabi niya, hindi, ang totoo po niya, yan talaga talaga ang inihiyo. So, kaya, magtungan sa Panginoon, isa, kailangan natin. Kapag sabi ko nga, ang Lord, ang bahala, ang Lord, ang magsusuturo ng lahat. Kali po ay patuloy na marunong sa makapangalan. Ganun po ba? Kaya kaya sabi na po, yung level of standard po natin. But as a believer, as a Christian, kailangan sabi na po, yung humility. Yung humbleness. Magpulawaan po tayo. Huwag po natin masyadong pagganahin. Pataasin yung ating pride. Amen po ba? Yung sabi na po, humbleness and gentleness and patience. Kung siya nagkasala sa iyo, kailangan ikaw pa yung lumapit. Sabi nga ng Panginoon, gawin ang ano po ito, kung ito yung karapang dapat sa Panginoon. Tanggalin na natin yung kasipan na siya nagkamali, siya may kailangan. Di ba? Kasi gawin po tayo. Basta, ang Lord niya eh, di ba? Sa gitna ng napakarumi natin kasalanan ngayon, di po nakasalan natin. Di ba? Ang Lord pa yung ibig sa atin. Ang Lord pa yung nag-offer ng kanyang buhay para sa atin. Ganun, binaba ng Lord yung kanyang sarili para tayo makakuha. Diba? Sabi nga, ibigay pa niya yung kanyang buhay na anak. Diba? Binaba niya. Binigay niya sa atin. Okay, bakit? Para madama natin yung pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat. Diba? Ay, si Jesus, kung totoo ko siya, pwede niya eh. Diba? Anak ako lang Diyos, ganito ang pinarurusahan. Diba naisipan natin yun? Baka pag yan siya, gumagawa siya ng himala. So yung mga nanonggit siya, pwede talo niya. Kailangan mangyari yun. Kailangan mangyari yun. Yun ang binabak ng Panginoon ng Panginoon. At sa buhay po natin ito. Ganito. Amen po ba?
Kaibigan po natin, baba. Sabi natin, huwag naman babang baba. Sabi natin, yung pagkakagawa, sama po natin ng may pag-ibig sa atin bilang mananampalataya. Diba? Kasi natin na alam mo, yung isang pasurero na nanay, binigyan mo natin. Kung ako sa plato, lalabas pa ako doon. Yung isang mata, si pastor, na malapit sa chicks, oh. Wala namang ano-ano to, yung pampasulerong na ano. Pwede mag-isip ng gano'n eh. Yung po yata yung pratika, yung nanay na pasulero. But, kailangan akong lumabas, kailangan akong yung pampasulero, binigyan pa ng regalo. Diba? But, sa hindi. Yung siya yung pinakita ng Panginoon sa akin. Yan, tama-tama dyan. Dito yung bigas mo. Pag nagbalik, sabi niya, dinoble pa, bago pa. Nakita po natin. Kaya sa atin, ganyan kabuti. Ganyan ang mga bagay na tinuturo ng Panginoon. Like, si Kaya, like Joseph, at Dios, ang ginawa po siya. They humble themselves and to the Lord. And the Lord will live. Ang Diyos ang nag-angat sa kanila. Ang Lord ang nagpatasin pa sa kanila. Sa buhay po. And today, tulad din na si Kaya, tulad din na Joseph, tulad din na Jehoshaphat. So ano ba yun? Laging nag-isip na rin na bakit sila iliangat ng Lord. Sabi niya, bakit nga pa natala sa Biblia? Yung kanilang buhay, bakit naging recorded? Ito minsan yung kailangan ma-learn natin eh. Bakit kaya naging recorded ang buhay ni Joseph, ni Jehoshaphat, ni si Kaya? Bakit? Kasi ito yung best example. Pwede natin makulangan. Hina-recorded kami para iparating sa inyo na kung sina Jehoshaphat, sina Hezekiah, sina Joseph ay nagtatumpay. Ikaw, pwede ka isang tatumpay. Tayo ay pwede rin sabutin ng Panginoon. Tayo ay pwede rin iangat ng Panginoon sa gitna ng kahirapan. Tanong Panginoon. Ano po ba? Ano tangi naging sikreto ng tatlong ito? Ano naging sikreto ng apat na ito kasama si Jesus? Ha? Panalangin. Pag-aralan natin sa ito, lahat palang itauwi. At susi lahat talaga nila. Pray. So, ngayon sa araw na ito. Yung ginawa ba nilang susi, sabi na, prayer is the truth. Nakita ko sa apat na ito. Puro para lang. Puro para lang. Puro sa Panginoon. Puro ginulong sa Panginoon. Ibinaba nila at puro tinaas nila sa Panginoon. Nabulay-bulay po natin. Sabi niyo sa ating sarili, oo man, o. Main associate lang. Nabulay-bulay ba lang? Ginawa po nila. Today, sa atin, sa araw. Doon natin yung ginawa ng apat na ay lahat. Amen. So, sa umaga po nito, hallelujah. Hindi ko tayo isa na magtayin ng araw. So, sa araw na ito, kapatid, alam ng Lord kung ano po yung laman ng puso mo. Alam ng Panginoon kung anong dalahin, problema. Alam ng Panginoon kung anong sitwasyon, alagayan. Meron tayo sa buhay po natin. But today, sabi ng Panginoon, humble yourself.
Sige, ibaba, ibaba mo yung iyong sarili. Sige, yung pagkakaupo na yan, ibaba mo yung iyong sarili. Ibaba mo yung iyong sarili sa harapan ng Panginoon. At itaas mo kung ano ba mga problema. Pinaplano mo, iniisip mo, gagawin mo sa buhay mo ito. At itaas mo sa Panginoon kung anong battle meron ka. Labanan, tulad ni Jehovah pa. Sabi po na siya po, eh, merong labanan. Sabi na, we are more than conqueror. We are more than conqueror through Jesus Christ. But, ginawa po ni Jehovah pa, hinanap niya ang Lord. Ang sabi ng Jeremiah, sinabi ng Jeremiah, chapter 29, verse 30, Isaiah. Puso mo kong hahanapin, ako iyong pasusupuan. Sabi ng Panginoon kay Jeremiah, seek the Lord, seek the Lord. Hanapin mo ang Panginoon. Kung puso mo siyang hahanapin, siyempre iyong pasusupuan. At sa araw na ito. Sige, church, pray. Ay po lahat yun. Manalangin po tayo. Kahit ikaw ay kabataan pa lamang, alam ng Lord na meron kong pangailangan. Meron kong nais marating maabot, makabit sa iyo po. Ipagpare mo yan, ilapit ka sa mga. Hallelujah. Pray. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Sige, itapit mo yan sa Panginoon. Hallelujah. Kung nagnanais ka ng kagalingan sa iyong buhay, seek the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Pray like a Josaphat, pray like a Skaya, pray like Jesus. Lord, your will be done. Your will be done, not my will. Your will be done, not my will. Your will be done, not my will. Lord, yes, Lord. Yung mataas na kalooban mo, maghari sa buhay ng mga kapatahan na ito. Yung mataas na kalooban mo, maghari sa buhay ng mga tatay na ito. Yung mataas na kalooban mo, magpaganap sa buhay ng mga nanay na ito. Yung mataas na kalooban mo, maghari sa buhay ng mga kababaihan na ito. Buhay ng mga kalalakihan na ito, your will be done. Lord, your will be done, Lord. Mataas na kalooban mo ang mangyari, Panginoon, sa buhay, sa iglesia ito, Panginoon. Sa iglesia ito, O God. Sa church na ito, Lord. Your will, O God. Your will, not my will, O God, not our will, O Lord. O God, happy Father. We pray, O God. We speak blessing, Panginoon. We speak blessing, O God. We speak for soul, Panginoon. We speak for soul, O God. Lord, yung maraming kalabaw, kumpuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, Lord, ang mga dalangin po nila. Dalangin ang mga kapatid po namin. Dalangin ang mga kapatid po nito. Dalangin po namin ito, Panginoon. O Lord, ay naririnig po, Panginoon. Pagkat alam namin, O God, Ikaw ay Diyos na hindi bigi. At
naririnig mo ang bawat hinay ng bawat sasabi. Sa lampulon, pagkatlon ang pagkilos mo. Pagiging sa aking pangbo, kung paano mo ugat. Dinoble, yung ginawa mo, pagbibigay na ito pangbo. Lord, pakikita mo rin ito. Ipakikita mo rin ito, Panginoon, sa buhay. Pararanas mo rin ito, Panginoon, pagkatunay nga ako, God. Ikaw ay Diyos na buhay. Ikaw ay makapangyarihan sa buhay po namin. Salamat po, Lord. Salamat po, Panginoon. Sa'yo po ang papuri, sa'yo po ang pagsamba, sa'yo po ang pagdakila, O God. Matamis at makapangyarihan pangalap natin. Lahat ng nagmamahal sa Panginoon at kita mo sa Diyos ay sumigaw ng isang palakas na Amen. At lahat dito kayo no respect sa lahat.